Ito ang nakakagulat, walang pagdadalawang isip at buong tapang na ginisa ni Senator Raffy Tulfo sa Senadora Loren Legarda matapos nga nitong parang ipagtanggol pa ang dole sa kabila ng sobrang daming kapalpakan na ginagawa ng nasabing ahensya. Banat pa di mo ni Senator Raffy Tulfo ay kung alam na nila na hindi epektibo ang kanilang ginagawang proseso ay bakit naman daw palagi pa rin nila itong inuulit imbis na mag-isip sila ng bagong paraan para matulungan nila mga manggagawa ang Pilipino. Sumabog sa galit si Senator Raffy Tulfo matapos di mo niyang malaman na bakit hanggang ngayon ay marami pa rin mga empleyadong Pilipino ang inaabuso ng kanilang mga amo at ang mas malala pa dito ay kapwa Pilipino pang umaabuso sa kanila. At isa pa sa ikinagagalit ng nasabing senador ay bakit hanggang ngayon na wala pa rin ginagawang aksyon ang dole para masolusyonan ang mga ganitong klaseng problema. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matindi ang naging sagutan sa pagitan ni Senador Raffy Tulfo at Senador Loren Legarda patungkol sa samot-sari kapalpakan ng DOLE at ng NLRC or National Labor Relations Commissions. Tila naging abogado naman si Senator Loren Legarda sa panig ng DOLE na siya namang kwestiyon ni Senator Raffy Tulfo dahil sa sandamakmak na reklamo ng mga manggagawa na hindi naman na-action na naturang ahensya. Nais nga ni Senator Raffy Tulfo na makulong ang mga abusadong employer na umaabuso sa kanila mga manggagawa katulad na lamang na hindi pagbabayad ng tax at tamang pasweldo pati na rin ang pagmamaltrato subalit walang kaukulong aksyon ang dole sa naturang problema. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Dapat hawakan mo sa Tulfo, Committee on Labor, wala yung aasan kay Legarda, puro dada, tama ka sen idol senator." Tama kayo Senator Tulfo, matagal ng panukala yan hanggang ngayon wala pang nakukulong. Ang batas na yan ay for sure or for your eyes only. Diyos kong may action ang dole, edi sana wala nang lumalapit sa LRT or Raffy Tulfo in action para magreklamo about below minimum wage at walang benefits. Senator Loren, intindihin mo na dapat lang talagang mag-file ang DOLE ng kaso laban sa mga amo o kumpanya na hindi susunod sa guidelines ng DOLE. Bahala na kung long process man, bahala na ang korte. Salamat. Tagal na ni Senator Legarda, walang panggagawa sa mga amo na hindi makulong. And ko... Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun, wala man lang sa inyo nakasilip sa DOLE, sa NLRC, tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung band equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-post ng band na mas mali sa claim, for God's sake. Equal naman po ang claim. No po. No po. Marami po akong manakausap na mga gagawa. Wala po siya natatanggap ni Sing Kunduling. Nakakaawa po at masakit po sa aking kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapi na dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo, tapos sila po'y sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal, and then they went to NLRC na hoping that they can get justice. Pagdating po sa NLRC, they were forsaken. Nakikita ko po kung paano po talaga naapi yung ating mga magagawang Pilipino. And I promise myself, pagdating ko po sa Senado, I'll do something. So we appreciate that. And now I'm here, I'll make sure na lahat ng hinanakit ko na pangapi sa mga manggagawa, hindi na po mangyari. I'll make sure under my watch, it's no longer gonna happen anymore. Ako po, with my two own eyes, na pinapatsupi ng employer through the security guard, yung mga taga-dole, kasama na po yung reporter namin. Well, pwede po niyong idulog sa dole. Ngayon po na kayo ay hindi lang broadcaster na nag-document, ay meron po kayong access at plataforma bilang senador, ay makakatulong po yan at iparating po natin sa probinsya, sa syudad, sa rehiyon. Kaya nga po, represented ang ating departamento all over the country. Okay.
And number seven, I don't know if this is the last. Number six. Oh, in-advance ka talaga. Accounted na accounted for ni Secretary Loren. That's like, that's the reason why I really like you, Secretary Loren. Ay, Senator Loren. You're my favorite Senator, MFS. Oh, di ba? Anong MFS? Anyway, this is my my next question. Rinig ka ng iba. Senator Loren. Favorite. Totoo yan. MFS, my favorite Senator. Thank you. O, diba? Salamat. Sige. Kasi maray pa siya. Nandito ba yung taga-NLRC? NLRC. Yes. Is he here? Hello? Oh, nandito ba si Chairman? Wala si Chairman. I've heard Chairman's been in his position as NLRC Chairman for 23 years. The Chairman is on bereavement leave. Namatay po yung kapatid. I'm sorry. Ako today po on living. Ako po ay taus-puso na ikiramay. Sa pumano ng kamag-anak po ni Chairman ng Chairman Nograles ng NLRC. Now, a couple of weeks ago, I got really pissed off to the point na ako po inatake ng high blood. Why? I had several complainants who came to my program and they were complaining na after waiting for 10 years, nananalo na po sila sa NLRC. Nang kamatay na po yung kanilang makasamahan, hindi pa rin po nila nakukuha ang kanilang pera. And it has been happening the past 2 weeks, the past 2 years, the past 5 years, the past 10 years, the past 20 years. Again and again and again. At 23 years na po sa kanyang pwesto, si NLRC Chairman Nograles. Bakit po? Bakit po hindi nagagawa ng paraan yan? Bakit po matapos po maipanalo yung kaso sa NLRC, hanggang sa mangkamatay na po sila, hindi na natitikman yung kanilang pinanalo ng pera. Are you referring to the case? They're referring to a case where the property or the company has closed. And wala na po silang makuhang properties kasi nagsabi yes. po yung company. Well, ganun po palagi nangyayari. Dapat po, gumawa tayo ng paraan. Kayo sa NLRC, 23 years na po nakapwesto, nakaupo dyan sa pwesto ang inyong chairman. Dapat nakapag-isip na po siya ng way na para pagdating ng time, nanalo po yung employee. Meron po siya na sisihin kasi what happens is, 9 out of 10, yung pong mga company, pag na-file po sila ng case sa NLRC, dinidispatch po yung kanilang mga properties, yung kanilang mga lupain, yung kanilang bank accounts, and then nag-change ng name, tinichange yung pangalan ng kanilang company, nag-change ng ownership, wala na pong mahabol. Palagi pong nangyayari yan for the past, as far as I'm concerned, for the past 25 years, me as being a broadcaster. Bakit po walang magawang paraan ang taong nakaupo dyan for the past 23 years? Hindi niya po nagawa ng paraan? He could have come to us sa senators or congressman para humingi ng tulong para makapag-pass ng legislation para ma-address ng problem na ito. Bakit siya kawait? Tahimik lang. He's not here to assist me in answering that. Okay. But there's a bond that is deposited. Pwedeng i-forfeit yung bond. But it may be small. Well, kung meron pong bond, nasaan po yung bond? Kasi marami po na ako natatanggap na complainant na sila po ay nanalo na 7 million, 8 million, 20 million at sila po yung mga 50, 100. Bakit po ay nabibigay? Wala po. Nope. According to them, nabibigay po yung bond pero wala po. Kulang po. Wala po. Mabagal nga execution at kulang yung bond kaya mag-isip tayo ng legislation to okay. address the problem. Okay, we have yeah. to address that problem yes. kasi nga po nakakaawa po at masakit po sa aking kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapi na dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo tapos sila po ay sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal, and then they went to NLRC na hoping that they can get justice. Pagdating po sa NLRC, they were forsaken. Napabayaan po sila, pabalik-balik po sila from namamasahe po sila, yung iba sa kanila pupunta ng probinsya, babalik lang tuwing hearing. Kuminsan po, abono pa sila, gumagasto sila by the thousands pagdating sa pamasahe, accommodation when they come to Manila. And yet, at the end of the day, wala po sila masisingil. At ang pinakamasakit,
namamatay na po sila, wala pa rin po silang titikman na perang pinanalunan nila. Yeah, I feel for them, and I know that it's a long pending problem, as I say, it's decades long. That is why jointly the DOLE and the Senate could think of possible solutions to this. Sila na po nagsabi, under the term of newly installed Secretary Laguesma, they will come up with solutions for possible legislation. Nag-uusap na po kami ng aking legislative team. Dapat po yung ban na ipopose or yung escrow na ipuputap, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang, parang ng insulto pa, parang na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that... Well, then we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa DOLE, sa NLRC, tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung ban equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-propose ng ban na mas mali sa claim, for God's sake. Parang lukuhan to, parang binobobo nyo po ang taong bayan. Parang binobobo nyo po ang mga manggagawang Pilipino. At hindi po ako papayag, not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award, kaya po hindi na tugma. No po. Marami po ako man nakausap ng mga gagawa, wala po siya natatanggap ni Singkong Duling. Yung nga po sabi kanina, kamatay na po sila ni Singkong Duling, wala po siya natitikman doon sa pinanalo nilang case sa NLRC. I would suggest that your long list of complaints of those who've already won, ibigay po nyo para ma-execute kaagad. Okay. And then siguro po, turuan natin yung mga sheriff. Siguro mag-aral sila, mag-seminar sila kung paano po mag-identify ng mga properties, paano po maghabol, mag-garnish ng mga properties. Because some of these sheriffs, sorry ha, hindi naman siguro lahat, ay tamad. Ang ginagawa po nila, sasabihin po nila doon sa claimant, sige, maghanap ka ng account nung dati mo employer, pumunta ka sa LTO, tumingin ka ng mga plate number doon ng iyong amo, bantayan mo yung kumpanya ng iyong amo, paglabas ng sakyan, kunin mo yung plate number, o tingnan mo kung back account yung iyong amo. Bakit kinakailangan po yung claimant o yung employee ang magawa niyo, yung ex-employee ang magawa niyo? Di ho ba dapat trabahohin ng sheriff? Yeah. According to the NLRC, they ask assistance from the sheriff, but they don't order, right? Mm-hmm. Well, palagi hong nangyari, yung sheriff po ang nag-uutos doon sa mga nanalo na ng mga manggagawa ng kaso sa NLRC. Inuutusan po sila ng sheriff na hanapin yung properties o bank accounts. Pupuntahin pa po sila sa Land Registration Authority kung meron mga lupain ang kumpanya. Anong alam po ng employee? Anong alam po ng manggagawa? Kulang po siya sa kaalaman. Especially kung kulang po siya sa pinag-aralan. How would we know? How would he start? Where is he gonna start? Wala po siyang kaalam-alam. So ang nangyari, he comes to me to complain. Because the last resort is coming to me. Hindi nila alam kung anong gagawin. Babalik sila kay sheriff, sige, kahit saan kayo pumunta, wala mangyari dyan kasi ginawa ko ng lahat. And then I asked the sheriff, what did you do? Wala. Nga. What the sheriff did, he picked his nose and he picked his teeth. That's what he does. That's why wala pong nahanap na pera o properties para pambayad po sa ipinanalong kaso ng pobreng manggagawa. I'm sorry if I'm being emotional kasi nag-build up na po to sa akin na nakikita ko po kung paano po talaga naapi yung ating mga magagawang Pilipino. And I promise myself, pagdating ko po sa Senado, I'll do something. We appreciate that. And now I'm here, I'll make sure na lahat ng hinanakit ko na pang-api sa mga manggagawa, hindi na po mangyari. I'll make sure under my watch, it's no longer gonna happen anymore. And kayo po dyan sa NLRC, humanda na kayo because hindi ko kayo titigilan hanggat ninyo po ayusin ang inyong mga trabaho.
ibigay po nyo yung listahan ng lahat ng mga hindi natulungan, maski po sila nanalo na, para malaman po ng DOLE, Secretary at ng NLRC ang mga tinutukoy po ninyo. At yun po'y nakikiisa sa inyong advokasya sa pagprotekta ng karapatan ng ating manggagawang Pilipino. Salamat po. Yung po bang NLRC position, yan po ba ay fixed term? O fixed term, 23 years? Until 65 years old. Until 65. Wow, kaya pala. How old is the head? Parang korte. It is turning 65. Oh, okay. So, kahit nang pagpawara-wara siya, magwawal-wal-wal siya dyan, eh, come what may, siya po ay ayahay lang na makapagsilbi hanggang sa siya ay mag-retire. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video ng ito. Thank you so much po!